So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So nakakaawa po mga minamahal, itong mga nakita kong picture na isinend sa akin ng aking kaibigan. Tingnan nyo to mga minamahal, oh. Tingnan nyo, grabe! Naawa ako dito sa kalagayan ni former President Duterte. O ito po, oh, lalo pat noon mga minamahal, napabalita itong balitang to. Oh, political party suffer major blow, veteran politiko in coma. So tandaan niyo yung ano, ha, yung petsa mga minamahal, September 5, 2024. So meron daw pong isang veteranong politiko ang nagsasuffer ngayon sa coma. Well, pag sinabi natin coma mga minamahal, kumbaga parang hindi na nakakagalaw, limited na lang po yung kilos. Parang mas gusto niya na lang yung palaging nakahiga. Tapos makikita niyo naman kapag nagsasalita itong si former President Duterte, 'di ba? Parang naghihikahos, hingal na hingal. Yung ganun eh, ganun yung ano, yung postura ngayon ni eh, yung postura ngayon, yung posture ni former President Duterte. Pero mga minamahal, don't fall into a trap. Yan yung gusto kong ipaalala sa inyo. Huwag po kayong mauhulog sa mga patibong ng mga yan. Kasi nung sinend to sa akin ng mga kaibigan ko, alam nyo kung ano yung naging initial reaction ko. Sabi ko, ah, okay. Another set of drama. Another drama. Lalo pa kinakalampag na sila ng ICC. Mga minamahal, bakit? Nagsalita. Yung ano, yung mismong tinawagan, di ba, si Gerardo Padilla? Yung mismong kakol ni former President Duterte na sinabihan niyang good job sa pagpatay ng tatlong Chinese nationality. Di ba, na ginamitan ng dalawang PDL, person deprived of liberty. Di ba, pinatira nila. Kaya nga sabi ko sa inyong mga minamahal, kinakalampag sila ng ICC. And yung sinabi ni Padilla, ni Gerardo Padilla, at yung testimony ng mga inmates na yon, pasok po yun mga minamahal para maging grounds sa human rights violation ni former President Duterte na magagamit dito sa ICC. Kaya don't fall into a trap. Huwag kayo agad-agad mahuhulog sa kanilang mga ginagawang patibong. Yan yung advice ko sa inyo mga minamahal. Although sabihin natin na nakakaawa nga naman itong kalagayan ngayon ni former President Duterte. Pero, have you ever wonder yung mga namatay, mga minamahal? Hindi ba kayo naawa sa mas mga taong kinawawa, pinatay ng walang kapakundanga? Mantakin nyo mga minamahal, o may mga batang nadadamay. Ang iba, hindi naman talaga addict. Di ba mga minamahal, di ba dapat doon tayo maawa sa mga pamilyang iniwan nila na mayroong mga pamilyang nag-aantay sa kanila, may nanay, tatay, anak, kapatid na nag-aantay. Pero nang dahil sa kanilang palpak na war on drugs, ano yung nangyari mga minamahal? Sa palpak na implementation ng war on drugs nila, yung mga inosente na damay, humigit kumulang 30,000 people estimated po ang mga namatay sa panahon ng kanyang, sa hype na ano na yan, sa pinakamataas na peak in the hype of the extrajudicial killings, war on drugs campaign niya sa bansang Pilipinas. Di ba dapat doon tayo mas naawa mga minamahal? Sa mga taong pinatay nila ng walang kalaban-laban, hindi nila binigyan ng second chance. Di ba habang sila tuwang-tuwa o I don't care about human rights, yan yung sabi noon ni former President Duterte, di ba? He don't care about human rights. Ngak-ngak na daw ng ngak-ngak, sabi ni ano, ni Bato de la Rosa pa. O sige, papuntayin niyo yung ICC kahit sila pa yung magposa sa amin. Di ba mga minamahal, ang yabang, ang tapang, ang aangas ng mga ego nila noon. Ang tataas ng ihi nila mga minamahal noon, kung alam lang ninyo. Di ba, yung kumbaga, parang kala mo forever na sila na nasa kapangyarihan. Kala mo forever na sila na in power. Na nandyan talaga sila forever na mag-i-stay sa Malacanang. Ganun po sila katatapang noon, mga minamahal. Diba? Totoo nga naman na madaming gumusto kay former President Duterte noon dahil madaming ang nabudol. Diba? Binudol tayo eh. Yung pamura-mura effect niya, ganyan. Eh syempre, alam nyo naman yung Pilipino, diba? Tuwang-tuwa din. Minumura na nga kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Pero mga minamahal, hindi nyo ba naisip na itong ginagawa nilang pagpapakaawa, pagmamakaawa, mga paawang picture na to, hindi nyo ba naisip na
baka malay nyo, meron silang gustong palabasin na, ay, hindi na pwedeng hulihin si, ano, si former President Duterte kasi matanda na siya. May sakit na siya, o ano pa yung magiging ano niya dun sa kulungan, ay nagsasuffer na siya. Pwedeng ganun eh. Kaya nga, nung nakita ko tong picture na to, sabi ko, basa ko na. Lalo pat, diba, sa Quadcom, ipit na sila, mga minamahal. Diba sa Quadcom, hindi na nga umaten si Bato de la Rosa. Kailan ba yung huling public appearance ni former President Duterte? Matagal na! Matagal-tagal na din yung huli niyang public appearance. And ngayon, bigla siyang nagpakita, tas may picture na parang, ano yun, parang malala na yung sakit. Di ba mga minamahal? Oh, hindi ba kayo napaisip ng ganon? Baka pwedeng plano. Pwedeng drama. Or kung ano pa man ang tawag dito. Pero uulit-ulitin ko sa inyo, huwag kayong magpapadala sa emosyon. Huwag na huwag kayong magpapadala sa awa, lalo pat ginawa na yan noon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Di ba yung may neck brace? Pag ganun-ganun, naka-wheelchair. Tapos ngayon malaman-laman natin na ano na siya. Tawag dito, tikas na maglakad, wala na yung neck brace sa leeg niya. Di ba? Kaya nga sabi ko, magkabaro yan eh. Magkabaro yan si Gloria tapos si Duterte. Sino ba yung nagpasimula ng run-sararan? Di ba walang iba kundi itong si Gloria Macapagal Arroyo? Sino ba yung kinampihan ni Sara Duterte? Di ba si GMA? Umalis siya dito kay, ano? Kay Romualdez? Di ba mga minamahal? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapauto. Oo, sinasamantala nila mga minamahal ang damdamin ng mamamayang Pilipino kasi alam nilang maawain tayo. Alam nila na kahit pa paano nakukurot ang puso ng mga Pinoy. Kaya nga mas ano sila eh sa mga ano yung pasimpatya. Ang hilig nito sa politika mga minamahal yung pasimpatya, yung simpatya effect. Madaming mga politikong gumagawa noon. Yung meron pang ano, no, nugnog, pandak, laki sa hirap, mga ganun. Oh, see? Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, wag. Pag mga ganyan, hayaan nyo na yan. Managot ang managot. Hindi niya pwedeng takasan ang batas. Hindi niya pwedeng i-skip lang yung batas. Yung parang above the law pa din siya ganyan. Kasi pinaglalaruan at pinagtatawanan nila tayo. So sabihin, ay, uto-uto yung mga Pilipino. O tingnan mo, na-uto ko. Nagpakita lang ako ng picture na naghihikahos ako. Hindi ako nakakapagsalita. Yung parang patay, mamamatay na ako. Tingnan mo, naawa sa akin. Hindi ako napakulong. Sino yung lugi dito? Tayo. Ang laki na nang nagastos ng gobyerno tapos hindi makukulong yung mga yawang yan, yung mga gumawa ng kasamaan, ng gumawa ng mga krimen. O di ba mga minamahal, kaya wag na wag kayong magpapauto. Yan lang yung advice ko sa inyo. Wag kayong magpapauto. Kasi di ko nga walang awang pinagmumura si PBBM, di ba? Walang awang pinagmumumura si Pangulong Bongbong Marcos. Wala nga siyang awa na sabihan na bangag-adik ang ating presidente. Di ba mga minamahal? O tapos ngayon, magpapaawa siya sa mga Pilipino. Naku, Diyos ko po. Basang-basa ko na yan, si Duterte. Although magaling siyang political master, chess master ko, no? Frustrated chess master. Pero sa aming mga, ano, mga nakakabasa ng kanyang estratehiyas, X na yan, mga minamahal. Kumbaga, unang picture pa lang, alam na namin. Nako, wag mo kami nga lukuhin, Duterte. Meron ka pa ngang video noon na nagsasabi ka na kapag kaaway mo yung nakikita mo, ang ginagawa mo, paugod-ugod ka maglakad. Ugod-ugod. Diba? Samantalang pagkabaro mo, pre, gumaganong ka pa, diba? Sinabi niya yan dati, mga minamahal, sa ano sa interview niya. Diba? Na pag ang kalaban niya, mga ano, ugod-ugod siya maglakad. Samantalang pag kaibigan niya, ganyan. Oh. Diba sabi ko nga sa inyo, niloloko kayo niyan eh. Wag na wag kayong magpapauto. Yan yung gusto kong advice sa inyo. Kasi ako hindi naman ako mauto niyan eh. Hindi na, never na tayong mauto. Once is enough, wag na tayo ulit magpapabudol pa. So yun po mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.